Ito ang Masbate Newsline. Mapapakinggan dito sa DWTK. Wow! Smile Radio Masbate 92.7 FM. Kasama ang inyong tagapagbalita, Chris Bigwas Verano Asibuque. Hey! Araw na 22 sa mga kabigwas. Baga napakaturin sa oras. May nahapon, mas batit ikaw, Gaga Burias. Sa 21 na munisipyo, mga kabigwas. Sa 21 na mayor. Kaupod ng syudad, may po nahapon. Kumusta po kamo? Medyo nagdulom naman ang kalangitan. Kaya magandang permi na igo po kita si Payong Kalo. Kita po si Bigwas. Oh. Hasta po yan na ginaubo. Pasintabi lang po sa mga nagkakaroon. Ha? May sipon. Ha? Kaya medyo dili po kita nakabwilosin maayo. Ano? Adili pagad kita naka-recover sa nato na kalintura. Tuod po ini sa init sa panahon. Kagkatugnaw sa kagabihon. Yeah, yeah. Masigani po kita may ginabatyag. Tugani sa ginasabi na public service ba? Adamo po si nag-aasa sa ato, nag-abang sa natong programa. Naliligan pwede na premium po kita absent, ano? Kung may mga businessman na mga kabigwas na dili kita magka-programa. Ikaw po si mga importante na mga gina-coverage po kita. Na ato naman po ginabuno. Sa publiko na para ma-update po sinda sa aktividad kung ano po mga nangyayari sa palibot po sa probinsya sa Masbate. Kagi na po responsibilidad sa media. Lalo na po sugad na nagadagadang an election and midterm election para po sa 2025 sa Mayo 12 na po. So yan na po na adlaw San Martes. October 8 amo po ang deadline o ultimo na pag-file sa certificates of candidacy. Kaya sa ito po na mga aspirante, mag-file na po kamo. Kaya anaram ko po ang closing time sa filing. Dati po, 12 midnight, di ba? Yan na, bagan alas 5 siguro. Tapos na po ang filing. So basi makalimot po kamo, makaturog kamo, ginapa-dum-dum talang po kamo, ha? Na magpila na po kamo. Pero kung nakapila na siguro kamo, lumampas man sinasing ko, basta nakapila kamo, pwede pa po kamo siguro mag-file sa niyo COC. Bago po kita magpakalis sa ato na komentaryo, sa aton editorial didi po sa matuni ni Lungsod. Aton po anay kumustahon kag batiun man i-shout out. Ini po na kanina pa nakapang online didi po sa aton programa. Watching right now si Jesa Ruado. Okay, yeah.
kaya Myrene Gutierrez de Llamas. Okay, maayo na hapon po kaya Dolores Sir Cerantes. Nagkakita po sugad. Amuan po si Edita Magalang Asuncion. Kag hello sir, sabi ni Jerlina Torres. Ah, nagkakita daw po siya. Pakisabi lang po kundi na lugar. Ah, salamat po sa inyo pag-antabay. Sani po na programa ni Bigwas sa Wow Smile Radio. Pasensya na po kamo kay medyo matamlay si Bigwas. Kagini po na ako na amigo na usad man na nagtaguyod sa ATK si Mr. Salvin Lagumbay. Kunain ka man po kung saan ka man ngayon. salamat po sa hindi mo pag antabay, subaybay, monitor. Hindi po sa hindi natin programa sa DWTK Wow Smile Radio. Mas bati palangga tapo kamo. Amo man po kan Livorio Riveral Gonzalez III. Good afternoon, sir. Kagana ko na amigo gayod matindi ni. Pira-pira po sa ni kapitan na. Si kagawad Tata Potoy Ruelo. And fourth manager po sa co-shipping lines. Kau po dan iya gwapo man anak si Tata John. Operation manager man po sa co-shipping lines. Kagina, kumusta ko man po anak ko na amigo. Hindi na po sa katayangan. Napakabuot po sa ni anatong kapitan dida po sa poblasyong Katayngan. Kap Alvin Co. Adoptante na kun itugot sa mana Diyos kagsan iagiya. Base na lang po amunan masunod na mayor dida po sa Katayngan. Okay? Kagsan iya line up. Good luck po sa iyo. Kap Alvin Co. Adoptante. Amon po sa Arangkada team. Ito ang dream ko, ha. Arangkada team, good luck po. Dilita na lang po kamo usad-usadun, ha. Kaya malayang kayo ng pamatsyag ni Bigwas. Okay, mga kabigwas. Hinahinayon ta lang po inin aton editorial. Dili po sa mato ni Lungsod, parte po ini sa trabaho sa na media. Lalo na po sa rin na panahon sa na eleksyon. Namo ang magatalibod. Namo ang magahatag po sa update. Magtuna po sa filing. Hasta po sa campaign period, hasta sa election day, ada po ang media. Irog po sa nang trabaho sa media, makapoy. Kaya gani mga kabigwas, damo-damo sinagahunga sa akon. Ang sabi, Sir Bigwas, nano kaya mo ini na propisyon sa media ang napili mo na trabaho? Na delikado, damo kapasin, masasagasaan. Pwede ka naman mag-empleyo sa gobyerno. Opo, pwede kayo kay doa man na kurso na ito natapos. Kag eligible man po kita. Pero ang question po, nano kay ini po ang napilita na profession? May pagani, nagpadi na lang ako eh. Pwede man gali ang padi magkandidato, di ba? Ang pastor, pwede man mag-asawa, di ba? Maski ang padi, siguro. Pero naano gayod, mga kabigwas? Kaya nang gimpili tayo na trabaho, ini na propisyon,
na delikado. Simple lang makabigwas ang sabat ko. Nasa tagu-angkan pa lang po kita sa naton iloy. Nakakuha na po inan atong kapalaran, ha? May destiny na kita. Kaya amo po naton sundon, amo po naton choice. Damo-damo na mga journalist, mga kabigwas, broadcaster, reporter, ang mga pinamatay. Pero adi lang gihapon kita sa nina propisyon. Ha, di ba? Ah, lalo na sa nina eleksyon, ha? Dilitaram, ha, mga kabigwas. Kagadi pa, harus tana ng mga detritus, panghadlok, nagyanta na po ina, mga kabigwas. Inangkatukan ka sa iubalay. Nangyari po ini, ha, mga kabigwas. Ha, ginsa ka ako sa Amon Balay Santo, dida po sa Osmeña. Tapos aton pa po ginpakapi. Ha, testigos po si Mama Bing. Ha, kayo mo pa nagtimpla. Sabi ko pa gani, Mama Bing, butangan mo ng gatas, ha. Dua po sinda. Siguro mga alas 5 sa aga, nagkatok na. Maayo man kay ang pagkatok man, okay man. Nagunga, amo po yung balay ni Bigwas. Huwag yung pasaka, kay nasa, baga, nasa second floor kami. Sa to, ha? Dito po sa Sumenya. Restoryahan. Nagka-computer ako sa to, kay gina-ready ko na mga kabigwas. Kaya na akong programa sa ito sa DYMA. Alas 12 man. Kaya aga pa lang sana, naghihimo na ako sa na ako na format. Mga issue na ako na tatalakayon sa programa. Ha? May duha mga kabigwas na nagkatok na bisita. Tapos nagka-restoryahan kami. Ginunga ako sinda. Nano po ang tuyo niyo kang Bigwas? Sa mahinaon po na sabat ninda, nawara man akong naaninag o nakikita na urit sa akon, ang sabat sa akon mga kabigwas ha, adi po kami kay patayong kanamon. Pero mahinay lang na istorya. Sabi ko man, nano man ang rason kay patayong niyo ko? Ito gali, aninda armas ato sa inda motors. Sa daw po siya na nabigwas ko sa bugas. Ito nag may kunadumduman yung mga kabigwas. Na deep in sa tuigwas in programa na nag-rasyon sin bugas sa mga estudyante. Kagbagan head teacher ito siya na akon po nabigwas. Pero gimpaliwanag ko sa inda, kay base na mali lang ang pag-interpret o na mali lang balita na nakaabot sa iya. So gimpaliwanag ko, nagkaintindihan kami, amo ito, wala man ang nangyari sa akon. Nadaraman sa istoryahan. Okay. Sunog po sa nambuhay sa media, mga kabigwas. Ha? May nagkakatok sa imo balay. May nagabanta na papatayong ka na ibabalin ang birthday mo sa Nobyembre 2 o 3, iluksa na. Masyado risko mga kabigwas. Dagdag pa sanin ng mga death threats, mga kaso sa libel. Okay? Magtuna sa dyaryo, kag sa radyo. Inagyanta po ina. Pero mga kabigwas, absuelto kita. Matunid lungsod, damo kita sa nabibira sa atong programa sa radyo. Mga nasa gobyerno, iguan pulis, pati si Lord, mga kabigwas, mga drug lord lang po.
matuod lungsod ang trabaho sa media, kinautro ko po ha, talagang risko, ha, peligroso. Maski na gani na ginasabi na protektado sa Estado and freedom of the press. Pero mga kabigwas, ang sinasabi na protektado sa Estado and media, up to now, the Philippines is still in the 8th or 9th most dangerous country for journalists worldwide. Ah, pang-8 o pa-9 na pinaka-delikado para sa media, para sa mga journalists dito sa Pilipinas. Raso mga kabigwas, damo sa mga kasong pagpatay sa hanay sa media, nasa yun na unsolved, wala man lang si nadadakop o nasintensyahan na gunman, mga hired killer. Okay, kapareho sa kaso sa pagpatay sa usad na reporter sa October sa year 2022, mga kabigwas, na bagamat natukoy sa DOJ na ginatuodan sa prosecutor na imbulto sa krimen, pero hasta yun na, wala lang gyapon sin desisyon, abot ang gyapon sin pirakatuig. November 23, 2009, mga kabigwas, 32 na journalists sa 58 kataon na ginlubong sa Maguindanao massacre. Natandaan po ninyo, non-suspect, kilalang angkan sa Mindanao. Matuloy lungsod, ginautor ni Kabigwas, inugsani kapeligroso ang buhay sa media. Lalo na sa rin na eleksyon. Pero sa likod sa ni, ha, nagapabiling gyapon ang grupo sa media dito sa Masbate. Naging natrabaho ini na profesyon, nawalang kadlog sa pagbatikos sa kabulukan sa gobyerno, kagpagpaabot sa mga impormasyon sa publiko, kaga public service. Damo na grupo sa media ang nagsasabi, mga kabigwas, na nasa 3% lang ang nahatulan sa mga suspek sa pagpatay sa mga reporter. Kaya sa atong grupo na media, mga kabigwas, sana, ha, ay lagi tayong kumapit sa maayos na pagsunod sa itinakdang profesionalismo sa ating profesyon. Ang mahalaga, mga kabigwas, karupoy ko sa media, matapat tayo, laging nasa panig ng totoo sa ating trabaho sa pagsusulat, kahit na mga vlogger, di ba? At kung maging critical sa pagbatikos, hayaan na laging magbigay ng panig o pagkakataon ang mga tao o kumpanya na sa palagay ay sinisiraan o hinahamak ang kanilang pagkatao at reputasyon. Amin yung ginasabi, mga kabigwasan, o sa tanakaupod, na parehas siya, neutral, na huwag tayong paggagamit sa mga politiko. Ako saludo sa nina iya, sa iya ginatuudan, sa iya trabaho, na neutral, na trabahoon ang iya trabaho as media, di ba? Ako, di ba ako sa nina?
Pero pag sinabi na neutral, mga kabigwas, ada ka lang sa tunga. Adi, liba? Kagdili magbaton itsada. Paano magiging neutral ano sa remedya kun? Baton sa luyo. Baton sa luyo. Baton sa tunga. Tama po ina na ipalabas mo kung anon mga report ni mo. Pero kinahanglan man, sa pagpalabas ng report mo, dapat na malinis na on both side ora man si nasa sagasaan. Diba? Amo po ina neutral. Halimbawa, ako nagpalabas na ako na report. Siyempre, ako ang creator sa akong page, di ba? Kung ako neutral, ha? Dapat ang both side talaga ilabas mo, di ba? Pero both side na waran, wara si Baranatan. Parehas lang, ha? Di ba? Kay neutral kay. Yan sa imo post na anusad, gimpara latob sa luyo. Ano sad wara man nagbanat. Bagan dili man ina siguro maayo, di ba? Kag dili gayud magbaton, ano? Awara man akong ginapangaranan, pero ini nagasabi si neutral. Kuan ini grabe ini sa krumait. Ha? Maski wala sintuyo, nakadto. Oh, kunwari, mapahunga-hunga. Ito gali, mga yula sing kwarta, nagulat sa nitsada. Amo po ini neutral na ginasabi niya. Pero ini naging parabanatan, grabe na sanian, na itsada sa iya. Pagkakagani itong langaw, kunain ito nag-itsada sa imo, nagasunod-sunod ka. Sa panahon sa mga solicitation, lukop mo ang mga mayor. Amo ba yun na neutral na media? Ha, neutral ka? Kung may mga activities, nawara ka man dito, makakadi ka sa sana na nag-itsada sa imo. Kunwari, may tuyo ka. Ha, may tuyo ka na ginistoryahan ka mo. Ito gali sa itsada at tukaman. Ha? Nagamalinis ka noy, ha? Dili daw pwede ipalabas sa nasyonal ang mga footage kay kuno bawal. Ha? Pasensya na ha kay baga na perfecto ini na media siya. Pero kung may mga summit na ginatindiran, lukop ang mga mayor at to singkasulisit. Makatupas sa ginaparabanatan sa iya boss. Ha? Nadili talang pagpangaranan ini, ha? Kaya ini matibay-tibay talaga ini. Neutral ini sinda, ha? Neutral. Baga ini siya nagbuhi sin manukba. Siya naglaga sa bulangan. Tapos, sinupi niya nusad na manok. Kaya sang gimbuhian niya, wara man lang ka patama ano sad kay sa bulang pa lang na sinupi niya ang paglarga niya. Ha, kaya nagatinawa ko sa nila kina usada mo na kaupo da. Inaparalakpakan laki siya sa nusad na kampo kay neutral siya. Dapat daw ilabas ang kamatudan. Kaluloy man sa nina usad na wala man nag-atake gin para muslak. Ah, marasa pa. Pero kung itsada, surubran itsada sa ninatawo. Ha? Ah, surubran itsada, sobra-sobra gayod. Full coverage talaga siya. Oo. Marasa pa. Ini na mga Christmas naman. Daka at tupa una-una pa ini. Amo ini katindi. Ha?
matindi na pangabuhay ini. Ang ginapangabuhay ang media. Live and right. Wala tuo kung may tulupa. Marasa pa, ano? Sa luluiman, sa nusad na kampo, naging pakaluhan. Gintamak-tamakan, biru da bel pambanat. Ura man lang, gininit man lang. Gimparaasot pa, ani napasakitan. Suba na asot pa gayon. Kaya siya palakpakan, ginaparalakpakan. Sobrang palakpak siya, sobrang bilib. Aminin media na dapat nasaluduhan ta. Kaya ni neutral lang. Pero baton sa luyo, wala to, pangtulupa. Inapangabuhay ang media. Mapalarga pa. Kaya kung maitsadahan, Diyos ko. Warang kwarta, makadi. Magabantay. Kaya kung may tuyo, wala man ginistorya, iturgali, mapaitsada. Dapat sa nitabagun, itsada. Aloda, 51.